It's break time. Kumusta po kayo? Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal sa amin. Lalo-lalo na sa pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus upang aming maging Panginoon at tagapagligtas. Gayun din, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa patuloy mong pagsusugo ng Espiritu Santo upang kami iyong kalapin at buuin, pabanalin bilang iyong simbahan. Puspusin mo ang aming kamalayan ng iyong pag-ibig nang sa gayon sa bawat pagdaranas namin sa buhay. Maunawaan namin kung gaano mo kami kamahal at kung papaanong pinakaninanais mong kami iyong makapiling. At huwag kaming magkahiwa-hiwalay, magkawatak-watak. Bagkus gustong-gusto mo na kami maging iyong simbahan, kung saan ikaw ay maghahari magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, na kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Oh. Ngayon po ay February 25, 2022. At ang mabuting balita po natin ay mula kay Mark chapter 1, Mark chapter 10, verses 1 to 12. Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahihintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya."
Ngayon po ay Biyernes sa ikapitong linggo ng karaniwang panahon. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay huwag matigas ang ulo. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag na huwag paghiwalayin ng tao. Isa sa pinakalumang institusyon ng lipunan, ang institusyon ng kasal. At sa tagpong ito, si Jesus ay sinubukan ng mga Pariseo at tinanong kung naaayon daw ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Kasi daw, noong panahon ni Moises, ipinahintulot na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay ang lalaki bago niya palayasin ang asawa niyang babae. Ngunit ang sagot sa kanila ni Jesus ay, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. At may karagdagan pang sinabi si Jesus, kung sakasakaling talagang sa kadahilanan ng katigasan ng ating ulo ay nagkahiwalay ang mag-asawa. Ito ang sinabi ni Jesus, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Hindi po ako ang nagsabi nito, kundi si Jesus mismo. Siguro ang maaari nating maitanong ay kung bakit nag-aasawa ang tao? Kasi nga, dahil sa pangangailangan ng pagpapatuloy ng buhay, pagpapatuloy ng lahi ng tao. Pero ito ba agad ang dahilan? Kaya nag-aasawa ang tao para magparami ng lahi? Hindi naman siguro agad ganun ang dahilan. No? Sa totoo lang, nauuna yung pagnanais, no? Pagnanais ng pagpapahayag ng damdamin na nag-uumpisa sa pagkaakit. Naakit ang isang lalaki sa babae. Ang babae ay naakit din sa lalaki. Ang pagkaakit sa isa't isa, ang kaakit-akit na pagtitinginan sa isa't isa, yung mga malalagkit na bato at tanggap ng pagtingin, no? Ito ay pinatitingkad ng maigting na damdamin, nung emosyon na nag-uudyok sa isa't isa na palaging magkasama, no? Na maging isa, maging eksklusibo sa isa't isa, maging mag-asawa. So kumbaga, nakatindig ang desisyon ng isang babae at ng isang lalaki sa magkahalintulad na maigting at mainit na damdamin, kung tawagin ay pag-ibig sa hugis ng romansa. Ito kadalasan ang pinagsisimulan ng buhay mag-asawa. Well, mayroong iba na hindi ito ang simula kasi may nagpapakasal ng labag sa kanilang kalooban, kundi na nagpapakasal ng labag sa kanilang kalooban, no? Inayos lamang ng mga nakatatanda, yung mga nung araw ay mga arranged marriage, na dahil sa pagsunod ay tinatanggap na rin ng isa't isa. Pero generally speaking, lahat ng nagpapakasal, ito ang pinagsimulan, yung damdaming umiibig, no? Naalala ko po noong bago ako ikinasal sa aking misis.
Sinabihan ako ng mga kaibigan ko, ng mga malalapit kong kaibigan na hindi raw basta-basta ang papasukin ko. Kasi nauna kasi silang lahat na nangag-asawa kaysa sa akin. Malalaki na nga ang mga anak nila at may mga malawak na silang karanasan sa mga katotohanan ng hamon ng buhay bilang mga may asawa. Kaya't ang kanilang habilin ang kanilang mungkahi sa akin ay pag-isipan kong maigi. At talaga namang pinag-isipan kong maigi ang kanilang mga pasubali at paalaala sa akin. Kaya naman ng araw na ako ay kinasal sa dambana ng Maria, sa klolo ng lahat ng mga Kristiyano o Mary Help of Christians sa Paranaque ay halos isang oras akong nanatili sa harap ni Jesus sa tabernakulo sa Perpetual Adoration Chapel ng simbahan. At doon ako ay nakipagtuos kay Jesus. Doon, noong araw na iyon, malinaw na malinaw sa aking kaisipan ang totoong diwa ng pag-iisang dibdib. Na ang sakramentong aking tatanggapin o aming tatanggapin bilang mag-asawa, no, ay isang panlabas na tanda ng pag-ibig ng Diyos. Panlabas na tanda, ang sakramento ng kasal ay ang panlabas na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa kanyang simbahan. Ang Diyos na kahit na matigas ang ulo ng tao, kahit kailan, hindi siya nang hinawang ibigin ang tao. Kahit patalikuran ng tao ang Diyos, na natili siyang nagmamahal. No? At ang pinakamatingkad na pagpapakita, no, ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa tao ay ang kanyang pagkakatawang tao. Mailigtas lamang tayo mula sa kamatayan. So for God so loved the world, so loved us that He sent His only begotten Son. Para nang sa ganun, nang lahat tayo makapanampalataya kay Jesus, ay magkaroon ng buhay, ng totoong buhay, ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig palaging nagbibigay. Tandaan po natin, ang pag-ibig ay palaging nagbibigay. Kaya naman, napakalaking bahagi po ng buhay ko ang pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig na sa akin ay ipinagkatiwala niyang aking danasin at ipadanas sa aking kabiyak. Kaya naman, dalangin ko na manatili ang aking kamalayan sa pag-ibig ng Diyos. Nang sa gayon, hindi mangibabaw ang katigasan ng aking ulo. Lalo na sa mga pagkakataon ng anumang pagsubok sa buhay, may asawa. Bakit nga ba naghihiwalay ang mag-asawa? Sa mabuting balita po natin ngayon, binanggit ni Jesus ang madalas na dahilan, kadahilanan, ang katigasan ng ulo. Ano yung matigas ang ulo? Bakit tumitigas ang ulo? Dahil sa ego. Hindi naman masama yung ego eh. Dahil lahat naman tayo may ego. At kapag ang ego ng tao ay nasa tamang kamalayan, sa kamalayan ng Diyos, ay nagiging makahulugan ito sa pakikitungo sa kapwa, lalo na sa buhay mag-asawa. Ngayon, ito ang nagiging problema. Kapag ang ego ang nangibabaw at hindi nagpailalim sa kalooban ng Diyos. Ito ang sumisira sa samahan ng mag-asawa. Yung ego na ako lagi yung tama. Ang damdamin at opinion ko palagi ang tama. Ito ang gusto ko. Dapat ibigay mo sa akin. Ako ang masusunod. Ito yung gusto ko para sa kanya. Ito yung gusto ko para sa iyo. Kaya dapat tanggapin mo. Ikaw, tumanggap ka na lang. Ikaw, sumunod ka na lang. Pagkatapos ng ego,
sasamahan pa yung ego ng mga pagtatago. Yung estilong nagtatago. Yung tagu-taguan ng totoong damdamin, ng totoong sakit na naranasan, hindi ipinapahayag. Ipahayag man, padabog. Ipahayag man, patutsada. No? Mas binubuksan pa natin ang ating sarili sa ibang tao kaysa sa kabiyak. Pag ganito yung nangyari, yung ego na hindi nagpapailalim sa kamalayan ng Diyos at yung kaisipan ng pagtatago o yung paglilihim ng totoong nararamdaman, pananaw sa pakikipagrelasyon, dito nagsisimula yung lamat sa pakikipagrelasyon, sa pakikipag-isang dibdib. Tandaan natin, ang tawag nga natin sa pag-aasawa ay pakikipag-isang dibdib. Dibdiba na to. So, kumbaga, ito yung dalawang taong may magkaibang gawi, magkaibang ugali, magkaibang karanasan na ay magiging isa. Napaka-imposible maging isa. Dahil kahit sa hinaba-haba ng panahon, hindi maaari magkaisa ang dalawang magkaiba. Nananatili ang kaibahan. Pero, kapag ang pareho, yung babae at yung lalaki, ay nagpailalim sa kamalayan ng Diyos, unti-unti sila ay lumalapit sa Diyos. No, hinahangad na ang kamalayan ng isa't isa, ng lalaki at ng babae, ay mapasailalim sa kamalayan ng Diyos. Ang Diyos ang magpapaging isa sa magkaibang nilalang. Hindi kasi nagiging pareho ang kaisipan. Pero ang pagkatao ay maiposible maging isa sa pag-ibig. Kapag wala yung tagu-taguan at kapag yung ego ay marunong mong, kaya mong ipailalim sa kamalayan ng Diyos. Kaibigan, isa ang totoo, isang bagay ang pinakatotoo. Meron tayong iisang Diyos. At ang iisang Diyos nating ito, walang iba kundi ang pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig ay ibinabahagi sa ating. At ang pinakakongkretong pagdaranas natin ng pag-ibig ng Diyos ay matingkad sa buhay mag-asawa. Sa buhay mag-asawa, kailangan yung ego. Pero kailangan yung ego, kaya nating ipailalim sa kamalayan ng Diyos. Sapagkat tanging sa Diyos, nagmumula ang tunay na pag-ibig. Kung tunay nating iniibig ang ating kabiyak sa buhay, yung ego natin, ibababa natin upang mga ibabaw ang grasya ng Diyos, ang kamalayan ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.